virgin pa catch girl. What's up guys? Welcome back to my channel. At for today's video, gagawa tayo ng panibagong video. At ang video na gagawin natin is part 4 ng question and answer portion. Ayan. So, question and answer portion with a twist. At ang ipinost ko pala sa social media, sa Facebook account ko, is this question. Ayan. So, ang tinanong ko is, ask me nonsense question, lalagyan ko ng kabuluhan. Game, Q&A vlog part 4. Ayan. Ang nakalagay actually is part 3, pero it's already part 4. So, sa part 3 po ng ating question and answer portion is that it was exclusively for vloggers only. Kaya yung mga iba walang chance na nagtanong at may mga nag-comment na hindi mga vloggers, yung mga followers ko. Most especially, Ann Amaki. So, this is your time to shine, girl. Talaga ba? And before we proceed to the Q&A part 4, don't forget to hit subscribe, hit the bell button kapag bago ka pa lang sa aking channel para ma-notify ka sa mga susunod pang mga videos in the future. At kung gustong-gusto mo ng mga Q&A at matuto ng mga iba't ibang bagay under the sun, perfect na perfect ang vlog na ito sa iyo, kaya tapusin mo, girl. Girl! So anyways, thank you so much po sa mga nag-participate ng aking vlog. On my previous vlog, should I say, si Charisma Razonable, Dominic Falarca Castañeda, Brian Canoy, RJ Molina, Albert Tabag, Ann Amaki, which is hindi ko inilagay yung kanyang question because this is only exclusively for vloggers sa previous vlog ko. Tapos si Bruce Paragas, tapos si Brian De La Cruz, Fatima Bermudez, si Mother Dennis Wilson Sahor, and si Marikit, and si EJ Arizabal, or I'm sorry, Eli Arizabal, Kenneth Sinyega Ragudo Sardenya, and lastly, Pia. At maraming salamat pala sa pag-share ng aking YouTube channel or yung aking YouTube post doon sa Facebook, Mother Christopher Kakananta from La Union. Thank you and God bless! So, very very quick lang po ang vlog na to, and at the same time, kailangan nating ubusin lahat ng mga questions na tinanong nila doon sa aking Facebook account. May mga nagpahabol pang dalawa, kahit naklinose ko na, so ihahabol ko na rin sila kapag hahabol pa sila. Kasi like minimum of 15 to 20 minutes lang ang kaya kong i-edit para may upload natin siya ng mas madalian. So, start na natin, wag nang magpatumpik-tumpik. So, starting with Emmanuel Abon, his question is, Bakit ka pinapaiyak pag nagbabalat ka ng sebuyas eh hindi ka naman sinaktan? Bakit nga ba? So anyways, ang answer po dyan is that medyo ni-research ko po siya kung bakit tayo pinapaiyak ng sibuyas. Para naman hindi ako mapaiya sa inyo, kailangan mag-further research tayo ng bonggang-bongga. At ang sabi dito, kaya raw siya nakakaiyak kasi it's actually an allium. Ang allium ay kagaya ng garlic, ng leek, and at the same time yung onion. So, ang mga ito ay nagko-contain ng sulfur-containing compounds. Ayan, sulfur-containing compounds sila. Na kung saan kapag ikinat mo yung sibuyas or there is an insect that had bite them or something, or kinagat sila ng hayop, naglalabas sila ng enzymes na tinatawag na sinpropanethyl S oxide. Yun yung sagot. Virgin pa a catch, girl! And then, another question is coming from Frances Stalkoff. Bakit bilog ang tawag sa bote ng gin eh hindi naman ito bilog? So, bakit nga ba? Siguro dahil sa ilalim niya is bilog yung shape niya. Kagaya ng sa 4x4 or 2x2, square siya, and at the same time, 2x2 yung measurement niya, kaya naging 2x2. So, they have depended it on the shape underneath.
yun. Wala nang patumpik-tumpik at wala nang ibang sagot kundi yun talaga. Talaga ba? Yeah. So, from Dennis Wilson Sahor or Mother Mohini Haji, bakit ka nga naman magre-request ng mainit na sabaw kung iihipan mo lang din naman? So, siguro meron din siyang scientific explanation dyan na kung hindi mainit yung sabaw, nawawala yung totoo niyang lasa. Kasi diba, yung kapag pinapainit natin yung isang ulam or food, nag-excrete siya ng something. Nag-excrete siya ng yung ano niya, yung totoong lasa niya para mas malasahan mo talaga siya. Kasi kung hindi mo pinainit yung sabaw or kung hindi mo ipinainit yung pagkain, hindi masarap yung pagkain mo pa. At saka hindi siya masyadong masarap. And then from Rowella Simon, bakit ka ganyan? Ako ay isang model. What do you mean? Bakit ako ganito? Oh, ganito na talaga ako. And may mga bagay-bagay talaga na hindi ma-explain ng siyensya. At kung ganito ako, you have to accept that I am me. And it's me. Ayan. And I have 2 hands, the left and the right. And then from Pia, bakit ba to ang linulunok ni Darna? Ha ha ha. Darna! Kasi ano, hindi naman pwedeng lunukin ang buhangin, girl. Charot. Ano siya, siguro dahil, diba, ano, coming from Comet, I think, yung falling star. So, ganun, naging bato siya, maliit na bato na lang, little comet. And then, at the same time, bakit bato? Kasi, siguro, yun yung symbolism ng, ang tawag dun, yun yung symbolism ng immortality. Yun. Kasi diba, ano, yung bato lang yung tumatagal. Parang kahit ilang years na yung nagtagal or kahit ilang years na, andyan pa rin siya, bato pa rin siya. At hindi siya nabubuwag, strong siya. Kagaya ni Darna, diba? She's a hero. At kahit babae siya, she is able to save the world. Another question is from King James Oka Ignacio. Sabi niya, kapag sinabing wala ka ng mukhang ihaharap, paano ka pa magpapa-makeup? And pa-shoutout daw. So, shoutout kay King James Oka Ignacio. So, syempre, hindi naman ibig sabihin na kapag sinabing wala ka ng mukhang ihaharap, literal na siya na wala kang mukhang ihaharap. Makakapag-makeup ka pa rin kasi ang ibig sabihin na wala ka ng mukhang ihaharap means to say na nahihiya ka or meron kang ginawang kahihiyan sa iyong kapitbahay or sa iyong community, kaya wala ka ng mukhang ihaharap. It's actually a figures or it's a figure of speech. Di ba yung figure of speech is like simile, metaphor, hyperbole, exaggeration, at kung ano-ano pa. So, naka-label siya or nandun siya sa exaggeration. Kasi ang exaggeration is parang yung ine-exage mo yung isang bagay na hindi naman talaga makatotohanan sa totoong buhay, pero ginagawa mo siyang posible at binibigyan ng ibang meaning. Yun. Seriously? And then from Marie Kit, bakit sinabing blackboard? Ang blackboard ay green naman ito. So, sinabi siyang blackboard kasi sa Western countries, ang ginagamit talaga nila is blackboard. Yung green is, I think, dito lang sa Pilipinas, pero sa ibang bansang ginagamit talaga nila is blackboard. So, hindi siya, parang blackboard talaga siya. So, hindi siya nagkataon na blackboard talaga yung ginamit. Or nagkataon lang. Talagang blackboard kasi talaga siya. Yun. Coming from Dominic Falarca Castaneda, bakit brown out ang tawag kapag walang kuryente? Brown ba ang kulay ng kuryente? Of course not. Pero syempre, brown out ang terminology natin dito sa Pilipinas. But then again, sa US culture, ang sabi pa rin nila is it's black out.
Kasi nga, di ba, full dark kapag walang kuryente, lalong-lalo na kapag gabi. So, blackout talaga siya sa other country. Dito lang talaga na uso ang brownout. Kasi kayo mangya ang balat natin, mga Pilipino. From Eze Charles. Siya si Charles. Binaliktad lang ngayong pangalan niya. So, kung ngayong 2020 ang alok ay 150 pesos, mga magkano na kaya pagdating ng 2021? Sorry, magkano binigay niya sa'yo? Mas mataas ang offer niya kisa sa'yo eh. Magkano? 160. Depende yan sa ano, sa pagbaba at pagtaas ng supply at saka demand. Ang sabi nga, diba, sa araling panlipunan, kapag mataas ang supply, mababa ang demand. Kapag mataas ang demand, mababa ang supply. Ganun yun. So, kung in case na yung supply sa 2021 ay bababa, edi tataas yung presyo. Ganun. From Alexis Rowe Akersi, can blind persons see their dreams? So, blind person can see their dreams? O nga, no? Mother? Yeah. Can blind person see their dreams? Yeah. Can blind person see their dreams? Of course! Of course, daw. Why? It's a dream. It's a dream. Your ear. You know? Eyes, whatever. Yeah, kasi naman, di ba, meron tayong kasabihan na it's only with the heart that one can see rightly. Because what is essential is invisible to our naked eyes. So, hindi lang naman yung ibig sabihin na seeing is the thing that you could see in your naked eyes. But then again, minsan nafe-feel natin siya at nakikita siya ng ating kalooban. And then, a question coming from V. George, si Harvey. Why, who, when, where, and how? Nang! Why, who, when, where, and how? It's because Julia, the day today is May 6, 2020 or 2020, and where, Kawayan, Ilocos Sur, and how I'm vlogging. CJ Cibolo Nahera, bakit blackboard ang tawag kung green naman ang kulay nun? Same question with Marikit Monteverde, I think na-answeran ko na po siya. But anyway, shout out to CJ. And then, Edward Pascua. Bakit gutom ako bukas sa chinelas ng kaibigan ko or kaibigan mo? Siguro ano, valuable yung chinelas na yun. Maybe it's made up of gold or made up of something valuable or maybe Havaianas siya, may tatak siya or something. Kaya nanaisin mo siyang kunin at gutom ka sa chinelas na yun. As simple as that. From Becca Abando Golidan, malaki na ba ang suso mo? It's for you to see. Char. So the question coming from J.R. Aguinier is, bakit ang pangit ko? Bakit ang pangit mo, J.R.? Kasi pinsan mo siya. Umanap ka ng pangit. Ayan, yung youth audit ni Ann Amaki. Kung babalikan ka ni tatanggapin mo ba siya at bakit? For me, kapag sinabi kong oo, maniniwala ka ba? Ang tanong, babalikan ba niya ako? Ang tanong, gusto pa rin ba niya ang pansit canton ko? And ang sagot, yeah, oo. Siguro may chance. But then, as a friend, yun lang. Close deal. Walang halong ka-etchosan. So that's it for tonight, guys. And medyo kulang-kulang po yung oras natin. And at the same time, kulang-kulang po yung
time ko na mag-edit. So, sinimplehan ko lang yung mga sagot ko and I hope you liked it. Shout out po sa lahat ng mga sumusubaybay ng aking mga ng aking channel, ang dami. And at the same time sa mga patuloy na nag-review, salamat. And sa patuloy na mag-promote si Mother Christopher Kakananta, thank you so much. My heart is filled with gratitude and I'm so blessed because you are always there for me. Kahit na medyo useless yung mga ibang content ko, you are still there to support at may tiwala pa rin po kayo sa akin. Thank you so much. And again, kapag bago ka sa aking channel, kapag trip mo to, don't forget to hit the like button para i-ano siya ni YouTube. And comment! Yeah! At the same time, para comment down below alopecia. Kapag meron kayong gustong ipagawa sa akin. May it be a challenge, may it be a question and answer, may it be ano pa. Anything under the sun you could really ask me. From the bottom of my heart, I will do it. And of course, most of all, subscribe to my channel and hit the bell para ma-notify ka sa lahat ng mga vlogs in the future. So thank you so much and I love you all!